Wala nang lagay ng coolant dito, nasa loob na. Ito no. Kamusta mga true friend? Nandito pa rin tayo ngayon sa Honda Safety Driving Center at may kasama nga tayo na Honda Click 125 version 3 at saka Honda Click 160. So alam naman natin na halos magkamukha lang ang Honda Click 150 at 125. So ngayon kung kayo ay mag-upgrade sa Honda Click 160, eto check natin kung ano yung pagkakaiba nila. So yun nga guys, nagpalit tayo ng kulay ng unit, no? Kanina white yung nakatanyo sa likod natin, pinata natin ng black. Kasi hiniram ni Kuya Jay, ano si Kuya Jay, no? Nagre-review. Hiniram yung kulay puti. Okay, so balik tayo dito guys, no? Ito nga yung Honda Click 125 version 3. Ito naman yung Honda Click 160. So alamin muna natin guys kung ano yung difference nila. Yun, alam naman natin na yung Honda Click 150 saka Honda Click 125 ay halos magkamukha lang. Kaya naman yung nag-upgrade na sila sa Honda Click 160, ay iniba nila yung tsura ng pinakamukha niya, no? So marami nagbago. So ngayon, ito muna, isa-isayin natin ang Honda Click 125. Sa headlight ng Click 125, ganito ang itsura niya. Sa Click 160 naman, ito na. Gulong sa harapan, 9080. Ito naman, 180. Double check din natin yung kanilang mags. Nagbago na rin yung itsura ng mags natin dyan. Pero pares pa rin silang combi brake. So sa headlight, ayan, kitang-kita natin yung mukha. Talagang ibang-iba na dito sa Click 160. Mas malaki na talaga itong 160 natin, no? And ayun, sa fender naman, eto makikita natin yung gulong, halos magkadikit na sila. Sa 125 naman, merong space, no? Malaki yung space niya. Sa ilalim, halos parehas pa rin. Sa likod naman, ang gulong ng Click 125, 180, at ang Click 160 naman ay 120-70. So parehas pa rin tayo ritong monoshock, pero syempre, mas malaki na itong nasa 160. Sa taillight natin, ganito yung tsura sa Click 125. Sa Click 160 naman, ganito na. Halos parehas lang yung signal light natin sa Click 125 compared dito sa Click 160 natin. Pero sa tail light, medyo nagbago na. Ang gilid ng ating Click 125, ganito ang itsura. Siyempre, naka-drum brake tayo. Sa 160 naman, eto na. Enhanced Smart Power Plus at yung ating drum brake. Click 125, nandito ang lagay ng coolant. Sa Click 160, nasa loob na ang lagay ng coolant. Eto no. Ganito yung itsura ng ilalim ng Click 125. At ang Click 160 naman ay ganito. So wala nang lagay ng coolant dito, nasa loob na. Sa muffler naman, etong itsura, mas pinaangat na siya ng konti at mas malaki na siyang tignan. Sa 125, ganito naman ang itsura. Sa ating liquid cooled ng Click 160, eto siya. At mahaba na yung kanyang takip pag nagpapalit tayo ng change oil. Sa 125 naman, ganito ang itsura. At yung pinakatakap niya ay maliit lang din. And then sa tapakan ng ating pillion o yung angkas natin, eto. Sa Click 160, eto na. Pares pa rin ng feature, kapag nakababa ang side stand ay mamamatay ang makina. Sa likod naman, eto yung pinakatapalodo. And then eto naman sa Click 160. Ating footboard naman from Click 125, eto siya. Footboard ng Click 160, eto na. Sa harapan, ganito ang itsura. May bulsa pa rin dito. May takip. Nabubuksan. And then USB port na. Sa Click 125 naman, medyo mababaw lang. May takip na rin dito ang version 3. At yung pinaka-charger natin ay naka-USB port pa rin. Ayan. So pares na silang may takip, di ba? Siyempre, may sabitan pa rin tayo dyan. Sa left side, high beam, low beam, busina, at left and right signal. Tapos yung brake natin, meron pa rin tayo ritong lock. Sa right side naman, start button, then brake. At yung panyang panel, etong itsura, meron pa rin select button at set. Sa Click 160 naman, eto yung left side natin, high beam, low beam, busina, then left and right signal. At meron pa rin tayong hawakan dito. Sa right side naman, meron tayong additional feature, idling stop system, at yung busina natin. At naka-keyless na rin pala tayo dito, no? Sa Click 125 version 3, naka-manual pa rin tayo. Ito yung upuan natin. Pag binuksan natin siya, gasoline tank, and then yung compartment natin. Sa Click 160, ito yung upuan natin, mas makapal. Pagbukas natin, ito yung gas tank. At eto na yung ating compartment. So, dito nga yung ating coolant. Ito, yung part na to.
Ito yung itsura ng Click. Ayan, maganda pa rin siya. Pero syempre, mas maganda na rito sa Click 160. Saka yung emblem natin, no? Nakaangat na siya. At ang ganda ng korte. So, solid pa rin yung pagkakagawa. Sa Click 125, yan, naka-sticker pa rin siya, no? Papansin nga natin, ang Click 160, wala na siyang decals. Kumbaga, puro siya emblem. Honda, Click 160. Sa Click 125 naman, sticker tayo. Ito yung itsura ng panggilid natin. At ito naman ang itsura ng panggilid ng Click 160. So yun nga, no, overall talagang malaki yung difference ng Click 160 to Click 125. So mahalata na natin agad kung naka Click 150 ba tayo, Click 160. Talaga sa difference nila, no. Mas pinabalki nila ngayon ang Click 160. Iba na talaga yung mukha niya. Nagbago yung ating mags, nagbago yung ating muffler. And then yung coolant, nilagay na sa loob ng compartment. Parang sa decals, plain lang tayo, wala tayong mga stickers. Kung mapapansin nga natin, ito yung Click 125, medyo manipis lang siya. Parating naman sa Click 160, medyo makapal na siya ng konti. So ayan ang difference ng Click 125 or Click 150 versus Click 160. Pagdating naman sa price at specs, ito ang difference nila.